What's up mga kabagang? Nandito kami ngayon sa Binondo para i-try yung mga food na masasarap, okay? So ngayon, ang una nating bibilhin ay fried siopaw. Samahan nyo ako. Samahan nyo ba ako? Nandito ako sa the original Shanghai fried siopaw. At ito ay nasa Bahama Street at Ongpin Street. At may kumakalabit sa akin bata. Hi! Sige, wait lang. Bigyan natin siya. Kawawa naman. Okay. Katapat siya ng BDO. Ayan. Tatry natin kung masarap. So, bibili ako ng fried siopaw nila. Try natin. Yung fried siopaw nila, 22 pesos. So, ganun siya kamura. So, bibili tayo ng tatlo para hindi masayang yung punta natin. Ito naman tayo sa Fried Shanghai. Let's go! Nandito tayo ngayon sa New Po Heng Lumpia House. So, balita ko kasi masarap dito kasi na-feature sa Jaryo. So, sa sobrang sarap niya, na-Jaryo siya. Kabagang, nakabili na tayo ng fresh lumpia. Actually, 95 pesos lang siya. So, murang-mura at mukhang busiksik yung package. At ngayon, papunta na tayo sa bilihan ng egg tart. Samahan nyo ako kasi nung pumunta kami ng Taiwan, yun talaga yung hinahanap-hanap ko. Let's go! Nandito na kami malapit sa Lord's Toe. At naglalakad kami. Ito ang kasama ko pala guys, si Celine. Siya yung kasama ko. Celine, alam mo ba, nabalitaan ko yung Lord's Toe ay galing sa Macau. Hindi. Galing yun kay Ned Stark. Joke lang. Di pala ni Snow. Jon Snow. Kung ano nang pinagsasabi ni Celine, pero nandito na kami sa marami. Merong MV team. Nandun yung pinakamalaking MV team. Trivia lang mga kabagang kasi si Celine ay half Chinese, di ba? Chinese talaga. Dito na kami sa loob ng Lord's Toe. Eh, yung mga egg tart dito. Tatry namin ni Celine. At yung Lord's Toe, tinayo daw sila ng 1989. Alam nyo kung paano ko nalaman yun? Dahil dito. Yan. So, ayan yung history niya. Papakita ko na lang sa inyo kasi nakakataman pagbasa. So, ang isang egg tart, nagkakalaga siya ng 48 pesos lamang, mga kabagang. Papunta na kami sa Tasty Dumplings para bumili ng dumplings, obviously. No? Titingnan natin kung masarap dahil according sa balita, masarap daw. Kasama sa ating imumukbang yan. At ito na po yung dumplings na takeout namin. I think sulit naman kasi madaming artista na pumupunta dito. Nakita ko sa wall nila yan. Tara na kasi kanina pa ako nagugutom. So natikman to. Imumukbang natin lahat ng binili natin kanina, simula kanina, doon sa kotse. Dahil wala. Basta imik doon. At syempre, hindi mawawala ang milk tea. Kasi wala lang. Uso na rin dito sa Pilipinas yung milk tea. Kami ngayon ay bibili ng milk tea dito sa NBTin. Ang building ng NBTin. At ito ay 85 pesos. Bubuksan ko na lang ito sa kotse. Tingnan natin kung anong lasa. Baka may kakaibang lasa.
Guys, warning ko lang sa inyo ha. Yung video na mapapanood nyo, merong may parang kumakatok sa kotse. Na hindi ko napansin, ngayon ko lang nakita. Yun yung engine ng sasakyan. Hindi ko napatay at hindi ko ina-expect na mapipick up ng audio ng mic. So pagpasensyahan nyo na. Meron pa kayong isang mapapansin na baka may mga OC dyan at yun dito ko. Hindi ko naayos, so pagpasensyahan nyo na rin yun. Kasi kanina gutom na kami talaga at pagod. So ayun na nga mga kabagang, nandito na kami sa kotse. Actually, nandito kami sa dati kong school, University of the East. Nandito kami sa parking. Sa parking ng katabi. Kasi ayoko naman mag-illegal parking dun sa Binondo. Kasi syempre, kailangan natin sumunod sa batas. Kasi pa nandyan. Kasi hindi tayo kasha eh. So, sige, dyan ka na. Para, okay. Magsa-start na kami mag-bookbang, guys. Titingnan natin kung sulit ba yung pinunta natin at pinaghirapan natin dun. Lakarin sa sobrang init. So, ang una nating kakainin ay yung una nating binili. Yung fried siopao. Ito. Kung maaalala nyo, tatlo yung binili namin siopao. Kinain niya na yung isa. Ito ay fried siopao. Pero, hindi naman siya fried. Ewan ko bakit tinawag na fried, pero... Hindi. Fried kasi ito, o yung puwet. Yan lang eh. Okay. So, yun. Guys, kung sino nakakalam na explanation dyan, mga kabagang, please comment down below kung bakit nga ba fried tinawag to. No? Hindi ko na papatagalin, kakainin ko na siya. Masarap siya. Okay siya. Para sa 22 pesos, sobrang sulit niya. And it melts in your mouth. At meron siyang ano, meron siyang gulay. Ang gagawin sa... Ano yun? Sound effect. Sa sobrang ano eh, sobrang... Yun yung pagtunaw sa mouth ko. Nagsarap. Anya. Nagsarap. Nagsarap guys. Sarap siya. Alam mo yung ano, mandu? Oo, yung ano? Yung, parang yun yung laman niya eh. Parang ganun yung lasa. Sobrang mas lambot. Mas madami yung laman. Oo, mas madami yung laman. Unang agak to na una. Teka, kailangan ko na uminom ng etil. Masarap din siya guys. Masarap. Nasa MB din siya pero ang pangalan niya ay T Brothers. Hindi ko alam kung bakit pero ang importante, masarap. At hindi na sayang yung 85 pesos namin. Si Celine kanina ayaw niya talaga ako samahan actually. Pero, nung sinabi kong kakain sa Binondo at magbumukbang, at bibilhin to, nag-book agad siya. Kahit walang ligo. Ay, meron! Ngayon, nag-book agad siya. Problema? Ano? Ano ito kakainin? Baka magalit ka. Huwag ka magtatapon dyan, mahal yung car wash ngayon. Ligo. I can buy you! Ito naman yung fresh lumpia na binili namin kanina. So, tatry muna natin ng walang sauce. Nakita ko yun! Hindi open bike kasi ako eh. Sarap siya guys kasi manamis na miss siya. Na tapos manipis lang yung wrap niya eh. Pero masarap sobra. Hindi ko yun na-expect na halagang 95 pesos. Tsaka busiksik pa eh. Sakto eh. Madami laman, promise ito. Sarap. Pero guys, ano, ako kasi hindi ako mahilig sa matamis, pero medyo natatamisan kasi ako, yun lang. Natatamisan ako. Ayoko lang kasi talaga ng matamis, yun lang siguro talaga. I have to be honest with you guys, kung mahilig kayo sa matamis, pwede naman. Sadyang ako lang talaga yung ayaw ko talaga ng matamis. So para sa mga mahilig sa matatamis dyan mga kabagang, I think swak na swak sa inyo to kasi, nagko-compliment yung linamnam ng gulay tsaka yung tamis. No? So, yun. Sadyang yun sa akin kasi hindi lang talaga ako mahilig sa matamis. Pero ang ano lang dito is kung magulo kang kumain, mahirap. Gano'n ka ba magulo kumain? Mga ganda lang. So, hindi ko pa natitikman yung sauce. Pero ayoko ng iris kasi
kasi pag binuksan ko, for sure, magkakalat ako dito. Kaya wag na lang. Hindi, pero matamis. Matamis. May bukas na ba? Hmm. Ayan pala. Hindi ko ginamit. Hindi ko ginagamit. Ikaw na maglagay, Ben. Kasi pag ikaw, ako yung naglagay. Baka tas ito. Parang ang hassle mo na talagang kasama. Parang hindi ka na healthy. Baka mag-fit! Okay na yan. Okay na yan. Gusto nyo bang mag-vlog si Celine? Comment down below. At ngayon mga kabagang, next food naman tayo. Ito tayo, ito, ito. Tasty dumplings. 2, 4, 6, 7. 7 na yung laman nung 120 pesos. Titikman natin ngayon kung yummy ba? Eh, sana lang. Baka mag-skim! Eh, may ikaw ba yan? So, guys, nilalagay ko na sa dumplings natin yung mga girlfriend nyo. Mapaisip ako dun na, yung mga toyo. De, joke lang. Hindi naman lahat ng babae. Siyempre, may ibang lalaki din na minsan na may toyo. Siguro, depende lang din sa mood. Ba't ako nag-explain? May toyo ka rin ba minsan? Oo, ito. Kasalukuyan, nangangamoy toyo yung sasakyan ko. O, try natin. Okay. So, dahil laway conscious kabagang, tikita kami ng steak kasi isa lang yung binigay na chopsticks. Gabi ka, hindi naman. Hindi naman laway conscious. Ano lang. Hindi, kasi alam nyo kasi, ang laway, maraming ano yan eh, maraming bacteria yan. Diba, ang pangit naman, kung isi-share ko sa kasama ko kumain yung bacteria ko. Diba? Ano naman to, nasa Pilipinas tayo. Hindi siya chopsticks, mga kabagang. Ito ay, ano, toothpick. Hindi, ano to, ito yung parang sa fishbowl. Barbecue stick. O, kasi, o. Barbecue stick. Tama. Okay. Let's try. I said 1, 2, 3. Dapat yung itatry naming dumpling is yung sa Dong Bay Dumplings. Kaso, medyo malayo. So, tinaman na kami maglakad. Nakita namin tong tasty dumplings. Pero, masarap siya. Kaso parang ano, medyo makapal yung wrap niya. Medyo makapal yung kagalong. Parang ako nakukunatan ako. Baka ano, baka, oh, baka nalipasan na ng inis. Pero yung loob, guys, sobrang, ano, linamnam. Last but not the least, ito, ito yung, ito talaga yung gusto ko talaga kanina pa. Dito ako nag-crave talaga. Yung egg tart. Egg tart ng Lord's Toe. Flaky. Pero, oh, tama guys, flaky siya. Tapos, tama lang yung timpla ng loob. Hindi siya matamis. Hindi siya matamis. Pero creamy siya. Sarap. Parang close to ano na pala siya. KFC. Taiwan. Pero parang mas ano kasi, mas manipis yung crust. Mm-hmm. Yung sa Taiwan kasi, manipis yung, manipis. Manipis yung crust. Ito kasi medyo makapal. Pero don't get me wrong mga kabagang ha. Masarap siya. Kaya lang makapal din talaga, you know. Pero masarap. So, yun lamang mga kabagang. All in all, lahat na nagastos ko ay ito. Hindi si Celine, ito. Sa halagang 370 pesos, sobrang busog na busog at worth it. Ikaw, Celine, ano ba yung pinaka-favorite mo doon? Yung lumpia ko sa liwa. Fresh lumpia. Nakabusog siya. Sobrang malaki yung serving. Ako naman, kung hindi mo ako natatanong. Tsaka ang favorite ko... Sige, tanongin na lang kita. Ano yung favorite mo doon sa lahat? Ako, ang favorite ko kasi yung ano, yung egg tart talaga. Yun talaga yung pinunta ko doon sa binondo talaga. So parang yung sagot natin, kung ano yung... kung papunta pa lang doon, kung ano yung gusto natin, yun din talaga yung... Oo, yung egg tart. Tsaka yung ano, yung una natin kinain, yung fried... Shopaw. Fried shopaw na hindi naman fried. Fried shopaw. Dapat nyo i-try yun mga kabagang. Sulit siya eh. Pero, on the other side, kailangan nyo maghanda kasi medyo mahirap mag-park. Kailangan ihanda nyo yung paa nyo. Yun lamang mga kabagang. And Kong Hei Fat Choy sa ating mga kaibigang Chinese. Happy New Year. May you have strong teeth and healthy gums.